good morning and welcome to my page. So, I'm Joyce Briones and yung araw na to is special day dahil kasama natin yun ay isa sa mga sobrang galing pagdating sa ating industry na network marketing. Ngayon, may mga questions kami, okay, para kay Mr. Joseph Lim. Simulan natin sa question number one. Ito up, no? Number one question po. Bakit po networking? Bakit networking? Mabilis kang kikita. Second, hindi ka ikukulong sa isang lugar. Yung learning so magiging sobrang bilis kasi ma-expose ka sa iba't ibang tao. Last is, there will come a point na kahit sobrang laki ng kinikita mo, and still kahit wala ka ng ginagawa, tuloy-tuloy pa rin kita mo. Kasi sa tradition, employment, habang lumalaki sweldo mo, yung sakit ng ulo mo lumalaki din. The same thing sa traditional. Traditional, the moment may negosyo ka, yung OPEX mo or operational expenses, wala na siyang katapusan. Sa networking, at first lang, pag ni-stable ng grupo mo, wala ka na halos na OPEX. And at the same time, marami kang taong matutulungan kumita. Kasi pag nag-networking, obligado kang tulungan silang yumaman kasi pag yumaman sila, lalo ka rin niya. Hinap, ano po yung pinaka natutunan niyo po sa MLM? Yung nagkaroon ng sobrang laking impact sa buhay niyo? Or as a person? You can never outgive the universe. Kung anong tatapon mo, ibabalik sa'yo ng sobrang dami. Magtanim ka ng isang buto, mas marami babalik sa'yo. Tumulong ka sa mga downs mo ng sobrang-sobra, mas grabe din ang ibabalik ng results sa'yo. Para ano, law of karma din na talaga. Actually, di na iniwala po kayo na, di ba, ang law of attraction po, parehas lang din ang law of giving, receiving, parang law of abundance, yung sowing and reaping. Di ba po parang pare-pare sa siya? Pare-pare silang law. Pero magkakaiba. Pero magkakaiba pa rin siya. Ah, okay. Yeah, di ba po, no, medyo, ano, what is the hardest point ng MLM career, tapos paano niyo po nalagpasan yun? Hardest point? Kamban. Kahit po maliit lang na bagay na parang nahirapan kayo. And siguro hardest point yung magkakaroon ka ng maraming changes. Kasi the moment ma-involve sa networking, marami kang hindi comfortable gawin na kailangan mong gawin. Basa ng libro, kumausap ng tao, magbiyahe ng malalayo, matulog kung saan-saan. Kumbaga marami lang mga changes na ganun na gagawin. Pero para saan siguro, hindi yun hardship eh. For me kasi ang changes, it is the ultimate goal ng lahat ng tao. Ang mayaman, ang trip ng mahirap. Mayaman, pupunta ng resort, itira sa bahay, kubo, nag-i-enjoy. Yung mahirap, pagkakain sa resto, may nagsasilbi sa kanila, baliw na baliw sila. Pumunta ka sa high-end ng mga resto, makita mo, ikaw yung pinagluluto. Tuwan-tuwa naman yung mayaman na nagluluto kasi bihira nila ma-experience yun. Kumbaga, that is life. Yung mga taga-syudad gusto sa probinsya, gusto ng nature. Yung mga taga-nature gusto ng syudad. Balihat din po changes. Ang mga tao po bang hindi makakapag-adapt to changes, mapag-iwanan talaga? Di naman sila mapag-iwanan, pero may mag-push sa kanila para lalong gawin yung changes na yan. Parang example na lang sa health. Pwede mo mong alagaan sarili mo, okay lang naman eh. Kaya naman kakasakit ka. Huwag mo pa rin alagaan, lalala lang sakit mo. Kung pag yung push yung sakit hanggang, ayusin mo yung food intake ng katawan. Parang umayos ang katawan. May magpo-push eh. Parang tao, ayaw mo kumita ng pera, okay lang din. Eh, what if susunod yung anak mo ng hospital at walang kamabahay sa hospital? May nagpo-push. Nasa sa'yo lang hanggang kailan ka matututo. Ang buhay dito sa mundong to, the difference between school and reality, sa totoong buhay, pag meron lesson na tinuturo sa'yo at hindi mo matututunan, hindi siya titigil, paulit-ulit. Kung bata ka, pinsilasaktan ka ng parents mo, nagkaroon ka ng boyfriend, binubugbog ka pa ng boyfriend mo, lumipat ka ng ibang boyfriend, binubugbog ka pa rin, it only means meron sa'yong lesson na gusto ituro. Hanggang hindi mo matutunan yun, at if you keep on blaming others,
sigurado, maghalap ka man maghanap ng ibang karelasyon, dalawa lang mangyari. It will be the same person na gagawin sa'yo, or worse. Kaya, pinaka-choice there is forgiveness, na dapat matutunan mo i-forgive lahat ng tao. Doon ka makakawala sa tinatawag na learning ng tao. And, new lesson ulit. Ngayon up, di ba po, kayo talaga yung top one? Siyempre, hindi naman po agad-agad nakarating doon. Ano po yung biggest or deepest why niya po? Bakit niyo po ginawa yung MLM or talaga ginawa? Kung biggest, subsigod naman tayo sa maliit. Bakit ako nag-networking? Gusto ko may pambayad ako sa computer. Pag gamers ka, ang pinamasakit sa loob, kinakalabit ka, sir, time ka na. Okay? Doon ako nag-start. Hanggang nung na-involve na ako sa networking, unti-unti ang goal ko, maging kaibigan mga top earner. Yung makilala lang, matanungan ka lang kung may Yossi ka, masaya-masaya na ako nun, baliw na ako nun. Makapicture sila, makasama kumain, pinangarap kong maging magaling mag-talk, hanggang gusto ko na maging top earner. Hanggang ngayon, ang pinaka-deepest why ko, I want to change the industry. Na napakaganda ng industry kasi ito yung totoong pinagbibigyan lahat ng chance. Sa trabaho, magkaroon ko ng bad record, good luck kung maka-apply ka pa ulit sa magsasang trabaho sa susunod. Sa buhay, pag nagkaroon ka ng case or meron ex-convict ka, good luck kung makahanap ka pa ng maganda. Pero sa networking, lahat pwedeng bigyan ng chance. Ayusin mo lang yung buhay mo, ayusin yung pakitaan ng network mo, and automatic, pwede mo na siya ulit gawin. Kaya kumbaga, yung changes, yung mga natuturo sa mga tao, especially katulad sa hindi ko, I don't find it attractive yung mga pinuturo sa school na traditional way of teachings. Dito sa networking, nakita ko siya gaano kaganda. Kaya gusto ko siyang i-promote yung professionalism sa industry, at gusto ko pagdating ng oras, pag sinabi networker, hahangaan na tao. Kaya for me, changes sa industry ngayon, ang pinagtutuunan ko ng pansin second is oneness. Pwede naman maging unite lahat, hindi naman kailangan mag-away-away kahit magkakaibang company. Yun ang isang mga goals. Yun up, isa din po yung sa mga goal namin eh. Sa vlog ko namin kaya pa nang ginagawa. And then up, no, next question po. Di ba po, ang pangarap ng lahat ng nasa networking, syempre mag-top one, tapos maging icon. Paano po nila, or ano yung magbibigay niyo pong tip para maging successful na networker or isang maging napakagaling na icon? Saan siguro huwag mong pilitin kung hindi mo gusto? Parang ito, tanong ko lagi, ano yung nasa upper right ng cellphone mo? Pag ngayon mo lang titingnan at hindi mo alam kung anong nandun, ito on yung means, huwag mong pilitin kung hindi naman hinahanap ng katawan mo. Huwag mong pilitin i-goal pero narinig mo sa iba, pero gusto ng iba, kasi hindi ka magiging masaya. Bottom line dun, kung saan ka kinikilite ng heart mo at dun ka natutuwang gawin, dun mo ang gawin. And for that, it's automatic na magsasucceed ka sa ganyan. Kasi the moment love mo, may passion, pag mayroon emotion, sabi nga nila, mas powerful ang heart kaysa sa brain. And sa pag namatay ang tao, pinaka-last na organ na titigil is heart. And meron ngayon mga lessons, mga studies na nakita na mas powerful talaga ang heart compared sa brain. Kaya anything na may emotion, doon nagkakaroon ng passion. Kaya just do what you love doing. Hindi mo kailangan lagyan ka ng pangarap. Nilagyan na tayo ng pangalan. Nilagyan na tayo ng religion, nilagyan na tayo ng culture, pinasa na sa atin lahat. Huwag mo naman hayaan pati pangarap ng bantang pamagat. Ayun, so grabe na, sobrang dami po natutunan. So ngayon po, yun muna yung first part ng ating video. So bibitinin muna namin kayo. Okay, so abangan niyo po yung next na video natin na part 2. Mag-interview naman si Miss Christine Perez.